Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. God bless you, my beloved worker, Brother David. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Malakas na praise the Lord. Tayo manalangin. Hallelujah. Mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyari sa lahat. Aming pinakamamahal na Pesos, kami po ito sa puso, nagpuputi, papasalamat sa iyong paglangis sa patnubay, sa bawat yugto. Na yung mananagawa ay natapos na higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patuloy mong pinapatunayan na ikaw ay nandito sa iyong tunay na mananagawain. Dalayan po namin si O Diyos, pagpalain mo rin po ang iyong mabanal na sa ng buhay sa gana balikod ang kapiwal na magagawa. At sa unang panalangin namin, dear beloved Pastor Willis Rad Almeda, the entire prophet of God, amin sama-sama sinasabay, pinapalayas ang lahat ng uri na gawa ng kaaway, demons of doubts, unbeliefs, evil forces, cast out right now, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sumigaw tayo ng malakas na praise the Lord. Puri na ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tunay na tayo po ay muli nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos sapagkat siya ay Diyos na napakabuti. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdarikin at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Pesos at tuloy pag-respeto at paggalang sa ating pong dearly beloved and honorable pastor, Willis Rad Almeda, the end time prophet of a loving God. At sa lahat rin po ng mga beloved and beloved children, the whole beloved and beloved family, at sa ating patuloy na pag-alaal at pag-unita sa mga ganitong turo at aral na ating dearly beloved assistant pastor, Linus Almeda, our beloved mama, dear sa lahat ng ating mga kawang gagawa. Hallelujah, praise the Lord sa ating beloved holy preacher, sa mga pamilya, sa lahat ng mga kapatiran na narito sa ating banalagawain. Praise the Lord. Hallelujah. Puri na ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Basahin natin ang ating mga Biblia, mga minamahal. Sa book of Proverbs, chapter 8, verse 17. Sa English po at sa Tagalog. Mga Kawikaan, Kabanatang 8, talatang 17. Amen. Dito po sa Mga Kawikaan, kapitulo 8, ang talata po ay 17 sa English. Hallelujah. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Dito po sa Tagalog. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at iyong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Amen. Amen. Ating talakay ng mga minamahal pinamagatang, iniibig ng Diyos ang mga umiibig sa Kanya. Iniibig ng Diyos ang mga umiibig sa Kanya. Sabi ng ating nabasa, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. At yaong nagsisihanap na masigap sa akin ay masusumpungan ako. Ang nagsasalita rito mga minamahal ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Iniibig ng Diyos mga minamahal ang mga umiibig sa Kanya. Tayo po mga minamahal sa gawain na ito, kung hindi natin nasumpungan ang totoong Diyos ng buhay, ang Diyos na makapangyarihan, hindi tayo magkakaroon ng totoo at tunay na pag-ibig sa Diyos. Bakit po mga minamahal? Sapagkat noong araw tayo ay may mga kanya-kanyang reliyong pananampalataya o sekta denominasyon na ating kinakaaniban. At sinasabi din natin na iniibig natin ang Diyos. Ngunit napatunayan natin na iba yung sinasabi natin noong araw kaysa ngayon na tayo ay nakakilala sa totoong Diyos na buhay. Amen. Everybody should praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, dito napatunayan natin mga minamahal. Hallelujah. Yung mga iniibig ng ating dakilang Diyos at yung mga humanap sa ating dakilang Diyos ng masikap. Mga minamahal, walang ibang tinutukoy diyan kundi tayo. Amen. Isa po ba kayo mga minamahal sa umiibig sa ating dakilang Diyos? Isa ba kayo mga minamahal sa umanap sa ating dakilang Diyos na nung araw, hirap na hirap tayo sa ating mga taglay, sakit, karamdaman, problema, suliranin sa buhay kung hindi natin nakilala ang Diyos? Sabi nga na isang kapatiran, 3 to 6 months to live na lang ang itatagal ng kanyang buhay.
Nung maliit pa ako, hindi kasi ako masyado nakakaintindi talaga ng English. Pag sinabing 3 to 6 months to live, bata pa lang ako noon, sabi ko, ano kayang ibig sabihin nun? Di kalaunan minamahal, tumagal ng tumagal. Lagi ko napapakinggan yung patotoo na 3 to 6 months to live. Ibig sabihin pala, sa Tagalog, 3 hanggang 6 na buwan na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Kaya mainam talaga, kahit hindi ka marunong magsalita ng English, ang importante, nakakaintindi at nakakaunawa. Everybody so praise the Lord. Hindi din naman masama na pag-aralan ang mga bagay na ito sapagkat sabi nga na ibang mga beloved co-workers at beloved co-preachers, Brother Andrew, baka dumating isang araw, ipadala ka rin sa ibang bansa. Sabi ko, okay na po sa akin kahit siguro sa mga outreaches na lang dito sa Pilipinas. Kung sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, dito pa kala sa ating bansang Pilipinas, ang dami ng lingwahe. Pag pumunta ka ng Visayas at Mindanao, naku po, mga minamahal, hindi mo maintindihan yung mga salita nila. Sabi nga noong araw, nung kami ay bago pa lang dito sa Kailokanuhan, ang sabi nila, ilako tayo man dahi tuyan. Hindi ka saan kumawatan dahi jay. Ayun pala sa Tagalog, ibenta na nga natin ito. Kaya yung mga maedad na noong araw, sabi nila, o kamusta kayo roon sa Kailokanuhan? Baka ibinenta na nila kayo doon. Ang ibig sabihin, yung Ilocano words, mga minamahal, salamat sa ating malapit. Pag Ilocano naman eh, hindi naman mahirap maintindihan at hindi mahirap pag-aralan. Pero pag ibang lingwahe na siguro, naku po. Hallelujah. Everybody so praise the Lord. Kaya sabi rito mga minamahal, hallelujah. Nung aking naunawaan yung 3 to 6 months to live, 3 hanggang 6 na buwan na lang itatagal ng buhay ng isang Kristiyano na yan. Ngunit sabat na siya ay nakakilala sa ating mga Panginoon na nung araw sinasabi niya, kilala na rin ng Diyos, iniibig na rin ng Diyos. Pero bakit walang Diyos na nagmamahal sa kanya? Walang Diyos na umiibig sa kanya? Hindi niya maramdaman ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit sabalit, isang araw, dumating sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At nung siya mga minamahal ay makarinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, napakinggan niya na ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman. Ang sabi, lumapit sa harapan ang mga may sakit na karamdaman. Itong kapatiran na may karamdamang cancer, 3 to 6 months tulad na lang itatagal ng kanyang buhay. Nung lumapit sa Diyos, tinanggap ang ating malapit sa Kristo bilang Diyos, sarili ng tagapaglitas, hari ng kanyang buhay. Sa madalis sabi mga minamahal, hallelujah, nung siya po ay nanampalataya sa Diyos, nagsisi sa kasalanan, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at nung tumanggap siya ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, mga minamahal, ang sabi niya, yung kanyang karamdaman, ito po ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya tayo mga minamahal, isa rin tayo sa mga pinagaling ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ngayon tinanggap na natin ang Espiritu ng ating malang Panginoon na kung hindi natin nakilala ang Diyos, tayo mismo ang makapagsasabi mga minamahal. Kung hindi natin nakilala ang Diyos, baka noon pa man, isa na tayo sa palangoy-langoy sa apoy ng impyerno. Isa na tayo roon sa namatay na noong araw. May sakit, may karamdaman, taglay, may kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, nandito tayo ngayon. Ini-enjoy natin, nadamahin, ramdamin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat magsabi ng Amen. Kaya sabi ng Biblia, mapapatunayan mo ito mga minamahal dahil ang Diyos mismo ang magmamanifesto sa buhay mo. Pag iniibig mo ang Diyos, ang sabi niyan, iniibig ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Kaya pag iniibig mo ang Diyos mga minamahal, sabi nga nila, action speaks louder than words. Speak louder than words. Amen? Everybody so praise the Lord. Kaya dito mga minamahal, lagi nating pinapatunayan sa ating dakilang Diyos yung sinasabi natin, I love you Lord, I love you to Jesus. Katulad ng ating mga pastor, hallelujah, ating bilabid mama dear. Ayon na sa kanilang patotoo, pagising pa lang nila sa umaga, sila kagad ay nagpupuri na nanalangin.
nakabaka prayer kagad sa mga mananampalataya, sa mga pagana buhay, sa mga mag-aaral, at maging sa mga beloved workers na naka-assign sa mga probinsya. Ang sinasabi lagi ng ating mahal na pastor, I love you Lord, I love you Jesus. Sa pagpupuri niya sa ating mahal na Jesus Kristo, mga minamahal, nakita natin grabing panalangin pag-aayuno dito sa ating manalagaway na mga bulag ay nakakita, ang mga pilay na kalakad, ang mga may sakit na karamdaman ay gumaling sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay at magsabi ng praise the Lord. Ang mga bakla, ang mga tomboy nagbago, ang mga drug addict nagbago, minamahal. Lahat magsabi ng amen. Kaya salamat sa Diyos, hallelujah. Ang ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, good example. Sila ay umibig sa Diyos ng lubusan. Buong-buong mga minamahal, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya sabi nga natin, mga pastor, lagi nawa alalahanin ng mga tunay na Kristiyano na kapag ikaw ay pinagpapala na ng Diyos, nagkaroon ka na ng magandang bahay, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng hanap buhay na maganda, naging maayos at maganda ng buhay mo, lagi mong alalahanin sa likod ng mga bagay niyan, bakit ka nagtagumpay, bakit ka naging successful, bakit ka naging victorious Christian, bakit ka naging mananagumpay na Kristiyano. Sabi ng ating mahal na pastor, ating beloved mama dear, sa likod ng mga bagay na yan, may mga tao ng Diyos na ginamit para tayo ay pagpalain ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Diyos. Everybody say, praise the Lord. John chapter 17, verse 24 up to 26. Paano tayo inibig ng Diyos, mga minamahal? Sa Ilocano, subukan natin. Kas ano nga inayat na tayo ni Apo Diyos. Tagalog at English pa. Inilokano ko lang yung question. Amen. Amen. Dito po sa Juan, Kapitulo 17, talata po ay 24 hanggang 26. Amen. Praise the Lord. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. I have declared unto them thy name, and I will declare it, that the love wherein thou hast loved me may be in them and in them. And praise the Lord. Ito po sa Tagalog. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumoon kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipinakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako sa kanila. At ako'y sa kanila. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Tignan nyo mga minamahal, paano tayo inibig ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig kong saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Amen. Sino tinutukoy mga minamahal? Tayo. Ang sabi ng ating mahal na Jesus Kristo, Ama ko, siya rin yung Ama, siya yung Anak, siya yung Espiritu Santo. Everybody say, praise the Lord. Kung saan naroon ang ating mahal na Jesus Kristo, ang ibig niya, yung mga sumampalataya sa Kanya, yung mga iniibig niya, yung mga humalam sa Kanya. Kung saan naroon ang Diyos, tayo rin ay dumuon. Upang makita nila ang kalawalatian ko na ibinigay mo sa akin. Sapagat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Everybody say praise the Lord. Kaya bago itatag ang sanglibutan, mga minamahal,
Napakapalad na mga nakakilala sa Diyos ng ministeryo ito sapagkat napatunayan natin noon pa man hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili, pagtawag sa atin. At hindi rin tayo nagkamali mga minamahal. Hallelujah! Sa gawain na ito na ating dinadaluhan hanggang sa kasalukuyang mga panahong ito. Kaya ang sabi ng Biblia, O Amang Banal, hindi ka nakilala, nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord. Kaya ang ating mahal na Jesucristo isinugo niya ang kanyang sarili na siya ay ipinanganak, minamahal, ipinanganak sa sapsapan. Lumalao ng panahon, siya ay lumalaki mga minamahal. At naroon, sinasamahan siya ng Espiritu Santo. Siya ay nangangaral ng mabuting balita at dumating yung time. Hallelujah! Ang nakalagay sa Biblia na prophecy, mga minamahal, na mangyayari at magaganap ng ating mahal na Jesucristo ay kinakailangang ibayubay sa krus ng Kalbaryo. Ginanap ng Diyos na ibigay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng mga taong maniniwala. Kaya ang sabi ng Biblia, hindi nakikilala ng mga tao dito sa sanglibutan, walang Espiritu ng Diyos ang ating mahal na Jesus. Pero tayo, mga minamahal, nagmanifesto sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Everybody so praise the Lord. At nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Kaya alam natin kung sino ang tagapagligtas. Kilala natin siya mga minamahal. Kung sino yung nagpapagaling ng karamdaman, sino yung nagbabago ng buhay, sino yung Diyos na naghihimala. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Everybody so praise the Lord. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Ay ano, may pangalan. Hindi sinabi nagadunganagan. Saan nga yung bagaditangan? Nagadunganagan, duwanganagan, talunganagan. Hindi naman eh. Ang sinabi dyan, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko ang layunin upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa sa kanila at ako'y sa kanila. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody so praise the Lord. Grabe, minamahal, ganyan tayo iniibig ng Diyos. Yung pag-ibig na ibinigay sa kanya ng Ama bilang anak, siya'y tinatawag na Son of God, mga minamahal. Bilang Diyos Ama na nagkatawang tao sa krus ng Kalbaryo, mula sa langit, bumaba dito sa lupa, bilang Diyos, siya'y tinatawag na God the Father. Amen? Bilang Diyos na nagkatawang tao, bumaba, mula sa langit, bumaba dito sa lupa, gumalap bilang tao, siya'y tinatawag na Son of God. Ayan ang tinatawag nating human nature of God. Kaya mga minamahal, bilang Espiritu, siya hindi nakikita. God is omnipresent God, omniscience. Hallelujah, omnipotent God. Siya hindi nakikita. Hallelujah. Ngunit ang sabi ng Biblia, God is powerful. Ang ating dakilang Diyos na pinaglilinguran ay makapangyarihang Diyos. Everybody should praise the Lord. Noong linggo pa ako sigaw ng sigaw. Kasi masarap sa pakiramdam minamahal kapag ikaw ay nangangaral na pinagpapawisan. Sabi nga natin, malapasor, pag ikaw ay sumisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, pakiramdam mo sa iyong sarili, malaking tao ka eh. Kaya kahit maliit lang ako, pero pakiramdam ko, dahil nasa atin ang mahal na Panginoon, malaking tao tayo. Ganyan din kayo, mga minamahal. Pag sinabing malaking tao, hindi kayo kayang daigin ng kaaway, hindi kayo kayang talunin ng kaaway, minamahal. Hindi kayo kayang talunin ng kainan, mga minamahal. Bakit po? Ang Diyos na nasa atin ay walang iba, kundi ang ating mahal na Jesucristo. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Everybody should praise the Lord. Sabi nga ng ating mahal na pastor, conquer evil with good. Oh, labanan mo yung gawa ng masama, ay yung mga tao hindi nakakilala sa Diyos, na natili sa kasalanan, na natili sa buhay makasalibutan. Kaya ang sabi ng Biblia, ni Apo Diyos, saan nga naamuan, dagiti tattao ito'y lubong, ngem dagiti anak ni Apo Diyos,
nga adda day ayat ni Apo Dios kay espiritu ni Apo Dios nga adda kanya da imbaga ti Biblia. Ang sabi ng Biblia, kilala nila ang Diyos, ang ating malapit sa Kristo na isinugo ng Diyos para iligtas ang mga tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila. At ako'y sa kanila. Lahat magsabi ng praise the Lord. Gusto niyo pa ba minamahal? Napapagod na din yung boses ko. Pero, 19 minutes pa lang. Last verse na tayo. 1 John chapter 4, verse 11 to 16. Diba, ali, ang oras pa lang ata eh. 3:08. May oras pa talaga. Unang 1, kabanatang 4, talatang 11 hanggang 16. Konting tiis na lang ito, minamahal. Matatapos natin ito. Amen. Dito po sa unang Juan, kapitulo 4, ang talata po ay 11 hanggang 16. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nananahan sa kanya at siya'y sa atin. Sapagkat binigyan niya tayo ng kanyang espiritu. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. At ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. At ating nakikilala at ating sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Amen. Amen. Everybody so praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi rito, mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos, hallelujah, praise God, nang gayon ay nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Sino man ang hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo ay nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ng ating mahal na pastor, tignan nyo minamahal. Wala na tayong ibang kukunang halimbawa. Ang ating mismong mga magulang sa ating dakilang Diyos. Paano sila umibig sa kanilang kapwa minamahal? Sa magitan ng panalangin at pag-aayuno. Amen. Everybody so praise the Lord. Sabi ng ating mahal na pastor, extreme sacrifice makes you perfect, minamahal. Kaya dito natutunog sakripisyo ang ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Kaya pag meron tayong nakakita dyan ng mga kapatiran, mga manggagawa, mga mananampalataya na laging nagsakripisyo, laging punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal, mga minamahal. Sa kanilang kaligtasan, sa kanilang kapwa, mananampalataya, sa kanilang halul yung mga mahal sa buhay, laging idinadalangin, laging lahat ng bagay, sabi nga, ay kinukuha sa panalangin at pag-aayuno. Everybody so praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dito nakikilala natin na tayo nangananahan sa Kanya at siya sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Kaya ang Espiritu ng Diyos, hindi natin basta-basta ito natanggap. Hindi basta-basta natin ito nakuha, mga minamahal. Ngunit sabi ng Biblia, nung ating tanggapin ang ating mahal na Jesus, hindi niya ipinagdamot, hindi niya ipinagkais sa atin ang Kanyang Espiritu Santo. Kaya sabi ng Biblia, sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At nakita natin at sinasaksiyan ng nasinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanglibutan. Ang sino mang nagpapayag na si Jesus ay anak ng Diyos,
ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Everybody so praise the Lord. Sa ibang pananampalataya, ang sinasabi nila, God the Son, God the Father, o ano pa, God the Holy Spirit. Tama ba yung last? Sa ibang pananampalataya, ganun eh. Ayun ang paniniwala nila. Pero sabi ng Biblia, dapat ang paniwalaan mo, yung Hallelujah, Son of God. O yung isa pala, sabi dun, Hallelujah, God the Son, tapos Father of God. At yung isa, meron silang tawag dun eh. O, God the Holy Spirit. Pero sabi ng Biblia, minamahal, hindi po God the Son. Kundi ang nakalagay dito, Son of God. Hindi rin nakalagay dito na Father of God, kundi God the Father. Everybody so praise the Lord. Ang sino man nagpapayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Hallelujah. Everybody so praise the Lord. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi ng ating nabasa kanina sa ating key verse, Proverbs chapter 8 verse 17, I love them, those who love me. Paano tayo inibig ng Diyos, mga minamahal? Kung ano yung naranasan ng Diyos, nais niyang maranasan din natin. Everybody so praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang nais pa ng ating mahal na Jesucristo bilang mga anak ng Diyos dahil sa araw, mga minamahal. Kung ano yung ating nararamdaman ngayon, mga pagluwa, mga pag-iyak, mga kalungkutan, mga suliranin sa buhay. Sa ibang lugar nga, nakakalungkot dahil sabi nga, magpapasko na, binabaha sila ngayon. Binabagyo ang kanilang mga lugar. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, baka prayer pa rin sa mga kapatiran. Dahil talagang minsan, sabi ko nga sa inyo, mayroong mga kapatiran o mananampalataya na humaharap sa pagsubok ngayon, mayroong namang humaharap sa pagpapala. Mayroong humaharap sa pagtutuwid, kaya balansi-balansi lang yan. Mga minamahal, ngayon pwede kang pagpalain. Huwag kang maging kampante. Huwag kang maging komportable. Basta magpatuloy ka lang maglinggo sa Diyos. Mamaya-maya, daras ka ng pagsubok. Patuloy lang, dahil sa araw, makalagpas ka rin, makasurvive ka rin. Dahil lahat ng mga anak ng Diyos dumaranas ng pagsubok para matesting, hallelujah, ang ating tunay na pananampalataya sa Diyos na ito ay pinatibay at pinatatag na ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya masasabi mo mga minamahal na iniibig mong ating dakilang Diyos, na totoo, minamahal mong ating dakilang Diyos, hindi lang sa panahon ng pagsubok, hindi lang sa panahon ng pagpapala, ano man ang maranasan mo sa iyong buhay, ang sasabihin mo sa ating mahal na Panginoon, ano man ang mangyari sa aking buhay, mahal na Panginoon, hallelujah, ano man ang maging kaganapan sa salibutan ito, ako po'y magpapatuloy sa iyo, mahal na Panginoon, dahil napatunayan ko na ikaw ay Diyos na totoo, totoong Diyos na inibig ko, kumikilos sa aking buhay, nagmanifesto sa aking buhay ang kapangyarihan mo, mahal na Panginoon. At magsabi na praise the Lord, kaya hindi ka magsasawa na purihin, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Kung yung ibang mga tao ay walang panahon sa Diyos, pero tayo minamahal, bilang pagpapasalama sa Diyos, nandito tayo. Nagpupuri, nagpapasalama. Dahil ang Diyos natin nakilala ay makapangyarihan. Walang katulad ng Diyos. Walang katulad ng Diyos, mga minamahal kong magmahal. Tandaan natin, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Diyos ng ating mga pastor sa Dalmeda, ang Diyos ng ating beloved Mama Dear, ang Diyos ng mga beloved and beloved children, ang Diyos natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa na mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay totoong may puso, may pag-ibig, handa ng iligtas ang mga taong napapahamak. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sa bawat oras, purihin ka, Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Wala kang kasambuti.
wala kang sambahin, mahal na Panginoon. Sa gawain na ito, ay naranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Salamat, salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Walang kapantay, walang katulad, wala pa pa. Salamat, Diyos. Bago matapos ang taong ito, 2022, nandito pa rin kami, mahal na Panginoon, pinangawakan mo. At papasok na naman ang panibagong taon, nandito pa rin kami, pinangawakan mo, nagpapatuloy ng likod sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Mga minamahal, salamat sa Diyos. Mula sa ating mga tahanan, nakarating tayo ng maluwal nating ligtas sa lugar na ito. Iniingatan tayo ng Diyos. Nandiyan ang kanyang pag-iingat. Nandiyan ang kanyang proteksyon. Hallelujah. Maging sa ating pagtulog, hanggang sa ating pagising, mga minamahal. Hallelujah. Ano man ang ating ginagawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nariyan ang ating mahal na Panginoon. Sa aming mahal na pastor, sa aming binamit mamadir, sa kanilang mga pagtuturo at mga aral, sa kanilang mga pangaral ng iyong banal na salita, dito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, naging matibay, matatag sa paglilingkod, naging malakas. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oras. Sa bawat oras. Sa bawat araw. Wala tayong ibang kalakasan, kundi ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God! Glory to Christ Jesus! You are great, O God! And great to be praised! Hallelujah! Sa'yo lamang mag-isa, mahal na Panginoon, pagpapuri! Sa'yo lamang mag-isa, pagpapasalamat! Sa'yo lamang mag-isa, mahal na Panginoon, ang karangalan, ang pagpaparangal, dinarakil ang anak. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
love you, Lord Jesus. Mahal ang Panginoon. Makaabot nawa sa trono ng kabel sa langit. Araw na ito ng Martes, aming adjust midweek service sa lugar na ito. Ang aming tuwas puso pagpupulit, magpapasalamat sa iyo, banal na pangalan, mahal ang Panginoon. Inilagay mo kami sa lugar na ito, mahal ang Panginoon. Tinawag mo kami, pinili mo kami, mahal ang Panginoon. Sa kabila lang kami din harap at tapas sa iyong harapan, mahal ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyong presensya, mahal na Panginoon. Dalawa o tatlo, nagkakatipon sa iyong pangalan. Hallelujah. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga minamahal, kung ating obserbahan, ibang-iba ang mga tunay na mga anak ng Diyos sa mga taong wala kay Kristo. Ibang-iba tayo, minamahal. May protection tayo. Iniingatan tayo ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Mga minamahal, ang sabi ng Jeremiah chapter 31 verse 3, the Lord had the fear of old unto me, saying, yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita nang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapis sa iyo na may kagandahan, Lord. Sa araw ito, mga minamahal, patuloy na lumalapit ang Diyos sa atin. Patuloy tayong pinaghihimalaan ng Diyos. Nais ng Diyos na maramdaman natin ang kanyang paghihimpo sa ating mga puso at mga isipan. Nais ng Diyos na alisin, mga minamahal, ang lahat ng pag-amaagam, ang lahat na mahadlang sa ating mga buhay, mga minamahal. Kung sa taong ito, misa tayo ng hinan na lupaypain ng lata, minamahal. Hallelujah, pangako ng Diyos, mga minamahal. Sometimes we fall, sometimes we stumble. Minsan tayo nadarapa, minsan tayo nasusubasob, minsan tayo nanghina, minsan nawawala yung ating pagmamahal, yung ating takot sa Diyos. Ngunit minsan lang yan, mga minamahal. Pinitulutan ng Diyos na mangyari ang lahat ng bagay. Pero pangako ng Diyos, bago siya babalik, bago babalik ang Diyos, minamahal, ipararanas niya ang kanyang kabutihan, ang kanyang himala sa kanyang mga tunay na mga anak. Dahil sang araw, minamahal, wala nang iyakan, wala nang kabigatin, wala nang kalungkutan, wala nang kahirapan, wala nang kahapisan, wala nang pagsubok. Sapagkat lahat ng yan ay kukunin ng Diyos. Maging ating pagluha, ang ating pagiyak, aalisin ng Diyos, papahiri ng Diyos. Dahil sa araw tayo dadali ng Diyos sa kanyang piling sa kara ng langit. Tagapagmana ng buhay. Maging handa tayo, mga minamahal. Marami nang nagbisyon, marami nang nanaginip na malapit nang magbalik ang Diyos, na malapit nang paparito ang wala pa yun.
ni na tuwing gilingaman ay sa isang kasapata magbabalik ang Diyos. Maging handa tayo, minamahal. Kaya habang ating patuloy na inaawitan ng Diyos, patuloy tayong maging handa. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy tayong magpuri, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God! Mahal na Panginoon, patatan mo kami gumaganap sa iyong banal na kalooban. Huwag po ang aming kainan ang iyong masumpungan, mahal na Panginoon. Huwag po ang aming kamalian ang iyong masumpungan, mahal na Panginoon. Nawa, O Diyos, patatan mo kami na patuloy na sumusunod ng ayon sa iyong banal na kalooban. Purihin ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Purihin ang iyong banal na pangalan. Jesus, we love you, there is Jesus. Pumalak tayo, pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Sumigaw tayo ng malakas na hallelujah. Sumigaw tayo ng malakas na hallelujah. Sumigaw tayo ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, pakaramdaman yung inyong sarili. Ang sabi ng ating mahal na pastor, dalawa o tatlo ang nagkakatipon sa gawain ng Diyos. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Ang Espiritu ko, ang Espiritu natin lahat na narito ay nagkakaisa. Kapag tayo nagpupuhi sa ating mahal na Panginoon, ibinababa ng kanyang napakatabi sa presensya. Ang kanyang Espiritu Santo ay patuloy niyang ipinaparana sa atin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, ang mga ngilang Diyos ay nariyan kasama natin. Nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na tayo manalangin, hallelujah. Mapagpala namin Diyos, mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, salamat. Sapagkat muli ikaw ay nahipo, mahal na Panginoon. Muli namin napalugdan para sa iyong mga tunay na mga anak na narito. Salamat O Diyos, patuloy mo kaming iniibig. Patuloy mo kaming minamahal, mahal na Panginoon. Salamat. Wala kaming may babayan sa kabutihan mo. Kundi kung mapaglingkuran ka lang namin ng may katapatan. Ano man ang ipagawa mo sa amin, Diyos, aming gagawin nang ayon sa iyong banal na kalooban. Marami salamat, O Diyos, sa magaling ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalatasan ng problema, sa imalamo sa aming buhay. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa makapatiran na binibigyan mo ng mga patotoo. Bawat isa ay may mga patotoo kung gaano ka katotoo sa aming buhay. Pinag-imalaan mong bawal sa pinagalis sa karamdaman, binago ang buhay. Nilos ang problema, nagkaroon ng kapayapaan sa puso, isipan, kagalakan, binigyan mo ng pag-asa. Salamat, salamat, O Diyos, hallelujah, wala kang katulad, wala kang kagaya. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos, aming pinakamamahal na Jesus. Sa iyo lamang kapurihan, pagpapasalamat, pagdarakila. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamalipato natin ang ating isang kamay sa parte ng ating katawan, sa ating ulo. Ano mang taglay natin sa katiramdaman, palayasin natin sa unang panalangin ating mga pastor. Isipin niyo po ang ating mga Kristiyano sa Dalmeda, ang nanalangin sa atin sa Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang imposible. Maging ang mga nagpapabaka prayer po sa inyo, mga minamahal, mga tumatawag at nag-text, mga humingi ng panalangin, maging sa mga lugar na binabagyo, mga minamahal, hallelujah, at maging sa mga lugar na nakakaranas ng mga pagsubok, hallelujah, tayo manalangin. Hallelujah, tayo manalangin, hallelujah, magbanggit ng panalangin ng bawat isa. Hallelujah, dakilan namin Ama Diyos na makapangyarihan sa aming pinakamamahal na Jesus. Aming dalangin, O Diyos, ang aming mahal na pastor, bigyan mo ng mahabang buhay, kalakasan, the beloved and the family, the beloved and the children, lahat ng mga ordained preachers, workers, hallelujah, kwa members, elders of the church, hallelujah, lahat, O Diyos, ng mga mananampalataya sa ministeryo ito,
Patuloy mo kami pag-ingatan, gabayan, hallelujah. Dalangit din po namin sa aming mga labos, mga mas sa buhay namin, hallelujah. Mga labos sa mga kapatiran na humingi ng baka prayer, man na Panginoon, maging malakas sa kanila. Maging mga backslider, man na Panginoon. Muli mo silang bigyan ng pagkakataon para sila makapaglingkod sa iyo. At sa oras nito nakapatong aming kamay, sa aming mga ulo, anumang taglay sa kiramdaman ng bawat isa pagalingin mo. Sa iyo, Diyos, ay walang imposible. Iniisip namin na kapadong kami ng aming mga pastor sa aming mga ulo at aming sama-sama sinasawa ay pinapalayas ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, tempos of incurable sickness and diseases. Kasout! In Jesus' name, tempos of infirmities, doubts and beliefs, kasout! Kasout, kasout, in Jesus' name, hallelujah! Paralysis, kasout! In Jesus' name, hallelujah! Tempos of cancer, leukemia, diabetes, leprosy, goiter, hallelujah, pneumonia, mayuma, hallelujah, arthritis, rayuma, cast out in Jesus' name. COVID-19, monkeypox, cast out in Jesus' name. Timon ng pagkabulag, pagkapilay, pagkapipit, pagkabingi, ubulang ng sipon, hallelujah. Cast out in Jesus' name. Cast out and be healed right now. In Jesus' name we pray and we acclaim the victory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po muna natin muli ang ating malang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sumigaw tayo ng malakas na praise the Lord. Sa oras ng minamahal, tayo po ay magtaas ng ating makamay. Sisigaw tayo ng malakas na hallelujah, praise the Lord. At kasabay niya ng ating pagtalon. Sabay-sabay tayo. Hallelujah. Hallelujah. Shout and jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat muli mga Panginoon. Hallelujah, sa mabasalan ng buhay na amin na pag-aralan. Sa'yo lamang, Diyos, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpaparangal, at pagpapasalamat at pagdarakila. Purihin ang iyong banal na